Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagat ang corrective measures na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang napaka-delikadong tao na kinulong sa isang top-tier prison pero lubhang kamangha-mangha ang tali nung pinamalas niya para makalabas dito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang grupo ng mga gangster na nagpapahirap sa isang lalaki na tila hindi nagawa ang isang itinakdang misyon. Ang leader ng gang, na tila isang nilalang, ay naglalagay sa buhay ng lalaki sa panganib. Tigla namang dumating ang isa pang kriminal na si Walter Locke, na tinatawag ding si Payback, na siyang hinaharap ang mga gangster na may dalang dalawang baril. Gayunpaman, ang isa sa mga miyembro ng gang ay protektado ng isang bala-proof na jacket, kaya ay hindi epektibo ang mga tama ng baril. Kaya naman, pinili ni Payback ang labanan sa pisikal, gamit ang kanyang mas magaling na kakayahan sa pakikipaglaban upang talunin ang buong gang. Pati na rin siya ay nagsuntukan sa lalaking kanilang hinuli at sa huli naman ay pinatay niya ito. Sandali pagkatapos, dumating ang pulis sa lugar at dinala si Payback sa kustodiya. Pagkatapos nito, ang balita mula sa buong mundo ay nagbabalita sa atin ng sinira at nasaktang planeta dulot ng mga labanan na may kinalaman sa mapanganib na nuclear weapons. Ang sindriming radiation ng nuclear ay nagdulot ng pagkamatay ng milyon-milyong tao. Gayunpaman, may ilang mga tao na nagka-develop ng mga powers. Ang mga superhuman na ito ay inabuso ang kanilang mga kakayahan, na nagdulot ng mga pag-aaklas at kawalan ng katatagan sa buong bansa. Bilang tugon dito, itinatag ng gobyerno ng US ang isang mataas na seguridad na kulungan para sa mga super na tao na tinatawag na santib upang itapon at pamahalaan sila. Natuklasan din na may personal na galit si Payback sa mga super na tao dahil namatay ang kanyang anak sa kamay ng isa sa kanila. Sa mga nakaraang taon, siya ay naghahanap ng paghihiganti sa pamamagitan ng paghahanap at pagpatay sa mga taong may powers higit sa karaniwan, at hanggang sa kasalukuyan ay nakapatay na siya ng higit sa 40 sa kanila. Kahit na isang normal na tao lamang, siya ay nakikipaglaban sa kapantay ng mga superhumans. Si Payback ay kasalukuyang nakabilanggo sa santib, isang bilangguang espesyal para sa mga may superpowers kung saan malaya siyang pwedeng patayin ang maraming superhumans na gusto niya. Sa bilangguan, nakilala niya si Diego Diaz, isang lalaking may kakayahang ibahagi ang mga damdamin at maramdaman ang sakit ng iba sa paligid niya. Si Morales naman, isang babaeng opisyal, ang nagbigay sa kanila ng maiksing paliwanag tungkol sa mga regulasyon sa bilangguan pagdating nila. Ang mga bilanggong may angkling mga kadena ay nagbibigay daan sa mga gwardya upang kontrolin ang kanilang mga superpowers. Si Payback at si Diego ay parehong sinakal ng mga ganitong hawak bago ipasok sa kanilang mga selda. Kinabukasan, pumasok si Payback sa loob ng bilangguan kung saan siya'y nilapitan ng isang bilanggo na tinatawag na Diamond Jim. Nabunyag na si Payback ang dahilan sa pagkamatay ng kapatid ni Jim, na isa rin sa mga superhuman. Inamon ni Jim si Payback na makipaglaban upang makakuha ng paghihiganti, at agad na tinanggap ni Payback ang hamon. Nagsimula sila sa isang malupit na santukan na tila magkakatapat na katapat ng mga kalaban. Subalit, sa kasamaang palad, dumating ang ilang mga pulis sa lugar at pinaghiwalay sila bago pa man makuha ng isa sa kanila ang kahawig ng pagkakataon. Ang dalawang mga manlalaban ay dinala sa infirmary pagkatapos upang gamutin ang kanilang mga sugat. Samantala, nilapitan si Diego ng isang bilanggo na ang pangalan ay Gordon Tweedy, na nagbigay sa kanya ng paglilibot sa bilangguan at ipinaliwanag ang ilang mga patakaran na kailangan niyang sundin. Sinabihan ni Gordon si Diego na huwag makialam sa mga usapin ng ibang tao at alalahanin ang kanyang sariling negosyo. Habang sila'y namamasyal sa lugar, nagtanong si Diego kung kasama rin ba si Delog sa santib. Bilang tugon, binalaan siya ni Gordon na mag-ingat at pagkatapos ay sagot nito ay, oo. Iniisip na ang superhuman na may kakayahan na kontrolin ang isip ng mga tao, si Delog, ay itinuturing na pinakamalupit. Bilang resulta nito, siya ay itinuturing sa isang espesyal na selda na may mukha na nakatago sa isang maskara at mga kamay na nakatali. Matapos ito, ipinakilala sa atin ang warden ng bilangguan na pinangalanang si Walton Devlin, na kilala sa paggamit ng karahasan laban sa mga bilanggo. Inuudyo ka ng kasakiman sa kayamanan, layunin ni Walton na kumuha ng kahit na anong pera mula sa kanyang mga bilanggo bago ang kanyang pagre-retiro. Pinipili niya si The Lobe para sa tungkuling ito, alam niyang ang superhero ay maaaring gamitin ang kanyang abilidad sa pagkontrol ng isip upang makuha ang gusto ni Walton. Bagaman inaalok ni The Lobe ang espesyal na pagtrato kapalit ng paglilipat ng pera, tinanggihan nito ang kasunduan na nagpapulala sa galit ng warden.
Sa mga sumunod, natuklasan ng deputy warden ang layunin ni Walton, kaya ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagsasamantala sa mga bilanggo para sa personal na pakinabang. Gayunman, sinasabi ni Walton sa kanya na manahimik na lamang o hindi niya isusumit ang kanyang pangalan sa board, hahadlangan ang kanyang pag-promote. Bagamat galit siya, wala siyang magagawa laban sa mga aksyon ng warden. Pagkatapos ay umikot ang eksena sa infirmary, kung saan sinasamahan ni Dr. Isabel Josephs ang mga nasugatan ng mga bilanggo. Maya-maya lang, si Diego, na pinagkatiwalaan sa gawain sa paglilinis, ay pumasok sa infirmary. Dito, nagkaroon sila ng maikling usapan si Dr. Isabel, na sa kaibahan sa ibang mga bantay ng bilangguan, ay mabait at mapagbigay na tao. Sa huling bahagi ng araw, inatasan si Dr. Isabel na makipagkita kay Dalog para sa isang psychological consultation, ngunit biglang nagtapos ang kanilang appointment nang biglang salakayin ni Payback ang lugar na layunin na patayin si Dalog. Sa simula, pinabagsak ni Payback si Dr. Isabel at pagkatapos ay lumapit na kay Dalog. Kung ano ang kaguluhan ng nagdaan, naisangkot sa pangyayari si Diego nang magdaan siya sa eksaktong sandali na iyon at napansin ang insidente. Dahil dito, pinigilan niya si Payback sa pamamagitan ng pagdive at kaya niyang hawakan ito hanggang dumating ang mga opisyal ng bilangguan. Dahil sa pagkilos ni Diego, itinuring siyang may paggalang ni Dalog na itinuturing na pinakamaimpluwensyang tao sa loob ng bilangguan na pinapahalagahan ng lahat ng mga bilanggo. Kinabukasan, inanyayahan ni Dalog si Diego sa labas ng kanyang selula bilang tanda ng pagpapasalamat sa pagligtas ng kanyang buhay. Bilang karagdagan, pinuri rin niya ang tapang ni Diego sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng pwesto bilang kanyang assistant, gayunpaman, hinihingi ni Diego ang ilang panahon upang pag-isipan ang alok. Mula noon, ang mga tagasunod ni Dalog ay nag-trato kay Diego ng may kabutihang loob at respeto. Sa kalaunan, habang nagkakasama sila ni Diego at ng kapwa bilanggo na si Gordon sa oras ng tanghalian, ibinahagi ni Diego ang kanyang pagkain. Malinaw na nagiging malinaw sa kanilang usapan na si Gordon ang unang bilanggo na inilagak sa espesyal na kulungan na ito. Sa loob ng maraming taon, patuloy na nag-apply si Gordon para sa parole, ngunit ito ay paulit-ulit na itinanggi. Sa kabila nito, nananatiling umaasa siya, nanalangin na sa susunod na pag-apply ay magiging matagumpay na ito. Kahit na masama ang loob ni Gordon, nagpapakita siya ng halatang pagkadismaya nang manatili ang hatol at muli na namang hindi aprubahan ang kanyang parole. Isang araw, habang tanghalian, ibinigay ng isa sa mga assistant ni Dalog kay Gordon ang isang metal na bagay, at ginamit ito ng huli upang buksan ang kanyang mga ankle cuffs. Pagkatapos, sumampo siya sa mesa at hinubad ang alambre, pagkatapos ay pinuno ang kanyang katawan ng enerhiya at ipinakita ang kanyang kakayahan sa pagmanipyala ng kuryente. Matapos ito, sinira niya ang electrical system ng bilangguan at pati na rin ay pinatay ang isa sa mga gwardya gamit ang kanyang powers. Ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bilangguan at ang lahat ng mga superhuman ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Subalit swerteng na-activate ng deputy warden ang backup motor bago pa mas lalong lumala ang sitwasyon na nagresulta sa matagumpay na pag-ayos ng electrical system. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga bilanggo ay pinagdaraanan ang mga elektrikong pag-urong sa pamamagitan ng kanilang mga ankle cuffs bago sila ibalik sa kanilang mga individual na selda. Samantala, nagtungo si Gordon sa infirmary, kung saan siya'y tumingin sa labas ng bintana sa labas na malayang mundo. Sa eksaktong sandaling iyon ay pumasok si Officer Morales sa kwarto at mabilis na sinuntok siya sa mukha. Pagkatapos nitong habulin siya, iniulat niya ito sa warden ng kulungan, na hindi inaasahang inutos sa kanya na patayin si Gordon. Bagamat sa unang pagkakataon ay nagatubiling sundin ni Morales ang utos, tinupad niya ang utos at pinatay si Gordon sa pamamagitan ng maraming malakas na suntok. Sa mga pangyayaring ito, nagsuspet siya si Walton na ang gulo ay maaaring bahagi ng estratehiya ng pagtakas ni Dalog sa gitna ng mga pangyayaring ito. Naghahanap ng mga sagot, yamang malapit ng makipag-ugnayan si Diego kay Dalog sa mga nakaraang araw, lumapit siya sa kanya upang magtanong at humingi ng paliwanag. Sa layuning alamin ang anumang dinabanggit na kasunduan sa pagitan ni na Diego at Dalog, hinihila ni Walton si Diego palabas ng isang kwarto ng pag-torture at bantaan ito. Gayunpaman, wala talagang kaalaman si Diego sa mga pangyayari at bakit inalok sa kanya ni Dalog ang posisyon bilang kanyang assistant. Dumapit si Walton sa selda ni Dalog at sinabihan ito na huwag nang isipin pa ang pagtakas matapos na wala siyang nakuha na kapakipakinabang na impormasyon mula kay Diego. Binigyan rin niya ng babala ang Dalog na ang pinakamabuting gawin niya ay magtrabaho para sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagbago ng isip si Dalog at pumayag na makipagtulungan. Ngunit humiling siya ng oras at isang aparato na may wifi network upang matransfer ang pera sa kanyang account.
Pagkatapos nito, kinonfronto ni Diego si Delob at tinanong kung ano ang kanyang plano at kung ano ang gusto nitong gawin mula sa kanya habang siya ay nagdadalamati sa pagpanaw ni Gordon. Bilang tugon, ang Delob ay pahiwatig na hintayin siya hanggang Biyernes, ang araw ng pagre-retiro ng warder ng bilangguan. Sa kabilang banda, ang deputy warden, kasama ang dalawang opisyal ng bilangguan, ay bumaba sa basement upang tingnan ang pinsalang dulot ng electrical damage na idinulot ni Gordon. Matapos ito, nagpadala sila ng mga teknisayan upang ayusin ang nasirang mga alambre. Lumipas ang mga araw, at tila bumalik na sa normal ang super prison, at tanging si Delob ang nagpapatuloy sa kanyang mga plano. Ginagamit niya ang isang tablet na ibinigay ng warder ng bilangguan at palihim na lumilikha ng isang virus para sa jailbreak. Sa ibang dako, nagpatinga si Payback ng tatak na cross sa kanyang mukha at naglakbay upang harapin si Jim. Nag-aaway siya kay Jim, ngunit sa hindi malamang kadahilanan, si Jim ay patuloy na binabaliwala siya. Sa wakas ay dumating ang araw ng pagre-retiro ng warden. Tinawag ni Walton ang deputy warden at si Captain Jason sa kanyang opisina upang magdesisyon kung sino ang magiging bagong warden. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng walang kwentang talumpati, siya ay pumili kay Captain Jason. Ipinagtatanggol ng deputy warden na siya ang pinakakwalipikadong kandidato at matagal nang naglingkod sa super jail, binibigyang palatandaan na siya ang karapat-dapat sa posisyon. Gayunpaman, iginiit ni Walton na hindi ito ang kanyang pagpili at inilagay ang pasanin sa mga miyembro ng board. Ito ay nag-iwan sa deputy warden na labis na nadurodge at walang magawa. Pagkatapos nito, pumasok si Walton sa selula ni Delob at ibinigay ang kanyang tablet sa kanya, ipinag-utos sa kanya na ilipat ang pera sa kanyang account. Hindi alam ni Walton na si Delob, na nagpapanggap na isinasagawa ang paglipat ng pera, ay talagang nilalabag ang seguridad ng bilangguan at binubura ang mga tali sa bukong-bukong ng bawat bilanggo. Ito ay nagbigay daan para sa mga presong may superpowers na muli nilang magamit ang kanilang powers, at bunga nito, nagsimula ang malaking gulo. Ang mga preso ay gumamit ng kanilang telekinesis, agara na paggaling, teleportation, laser, matinding tunog at iba pang powers upang labanan ang isa't isa at pati na rin ang mga gwardiya ng bilangguan. Sa gitna ng kalituhan, patuloy na isinasagawa ni Payback ang kanyang misyon ng paghihiganti upang ipatamba ang mga superhuman isa-isa. Matapos ang maikling panahon, naabisuhan si Walton tungkol sa patuloy na kalatagan at nagdesisyong lumabas upang siyasatin ito. Gayunpaman, kahit sa kanyang pagkasabik, ang pinto ng selula ay nakasara. Agad niyang kinontak ang isa sa kanyang mga opisyal at inutusan silang palabasan siya. Samantalang ang mga opisyal ng bilangguan ay naghihirap na kontrolin ang sitwasyon, kaya humingi sila ng tulong sa deputy warden. Ipinaliwanag ng pangalawang warden na ang buong sistema ay umaandar sa pamamagitan ng isang generator at ang pagre-reboot nito ay magpapagana muli sa mga ankle cuffs. Matapos malaman ito, si Kapitan Jason ay nagmadali sa basement upang simulan ulit ang generator, ngunit bago pa niya magawa ito, hinaharap niya si Jim, na ngayon ay nagbago na bilang isang demonyo. Nagsimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ng dalawa, at kahit na determinado si Captain Jason, ang labis na lakas ni Jim ay nakapangyari laban sa kanya. Ngunit swerte naman, ginamit ni Kapitan Jason ang kanyang talino at binasag ang isang malaking tubo na nagpapalabas ng mainit na hangin at sa wakas ay pumatay kay Jim sa pamamagitan ng pagkakabulaho. Pagkatapos ay mabilis na nagmamadali siya patungo sa generator at inumpisahan ito ulit. Sa gitna ng lahat ng ito, si Diego ay naghanap ng takas sa infirmaryo subalit naririnig pa rin niya ang hirap na dinaranas ng ibang mga bilanggo sa labas na nagdudulot sa kanya ng malaking pagkaabala. Sa kabutihang palad, nanatili si Dr. Isabel sa kanyang tabi at pinipilit na kumporta sa kanya. Sa kwarto ni Delob, si Walton, na hindi pa rin alam ang tunay na papel ni Delob bilang utak ng plano, ay tahimik na nakaupo sa harap niya. Pagkatapos nito, ipinakita ni Delob ang kanyang pinakamahalimuyak na lihim na kakayahan, na ang kakayahan na kontrolin ang katawan ng sinuman. Ginamit ni Delob ang katawan ng warden bilang host at ang powers ito para palabasan ang tunay na Walton sa pagkakatulog. Habang binubuksan ulit ang sistema, binuksan ng deputy warden ang pinto ng kwarto ni Delob. Ang opisyal ng bilangguan na nagbalik loob bilang si Delob, nag-utos sa mga gwardiya na ay pakulong si Walton na kasalukuyang nananahan sa katawan ni Delob sa silid ng pagpapahirap. Pagkatapos ay nagbigay siya ng huling utos na palayain si Diego mula sa bilangguan. Gamit ang bagong acquired na katawan ng warden, si Delob ay tuluyan ng nakatakas sa bilangguan at naglakas loob na magsimula ng bagong buhay sa harap. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.